Hi, schoolmates! Share ko lang. Sa muling pagbubukas ng klase ay isang malaking hamon ang kailangang kaharapin ng mga mag-aaral Pilipino. No, online o blended learning kasi ang nakitang solusyon ng Department of Education para masiguradong matutuloy ang pagbubukas ng klase ngayong taon sa kabila ng pandemyang COVID-19. Pero hindi pa man nagtatagal ay samot-saring problema na ang nakikita nating pinagdadaanan ng ating mga mag-aaral. Nandiyan na yung kakulangan sa akmang gadget, walang internet connection, o di kaya mahina ang signal. So, ilan lang yan sa hinaing na naririnig at nakikita natin sa ngayon, diba? Pero sa kabila nito, may mga mag-aaral pa rin na dahil sa kagustuhan nilang matuto, ay nagpursige at gumawa ng kanilang sariling solusyon. Kung sino siya, panoorin natin yan dito. Sa new normal sa edukasyon, multimodal ang delivery ng mga lesson at hindi lamang sa classroom mangyayari ang pagkatuto. Maaaring gumamit ang mga guro at estudyante ng online platforms, printed at digital module, television at radyo. Ito nga ay maituturing nating panibagong hamon sa mga guro, magulang at mag-aaral ngayong panahon ng pandemya. At sa Batangas City, isang engineering student ang naging maparaan at gumawa ng solusyon para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Gamit lamang ang kahoy, kumot at cellphone holder ay nakapagpatayo si Mark Joseph Andal ng isang virtual classroom sa gitna ng gubat para lang makasagap ng signal sa kanilang online class. Kung iisipin natin, isa lamang si Mark sa maraming kabataang Pilipino na lumalaban sa mga suliraning dala ng pandemyang COVID-19. Kung ang mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng ating bayan, kinakailangan nila ng sapat na suporta at kaalaman nang maabot nila ang kanilang mga inaasam sa buhay. Kailangan nila tayo. Kailangan nating sikapin na bigyan ang bawat kabataan ng pantay na oportunidad na matuto. Kailangan nating manindigan na ang edukasyon ay karapatan at ito ay para sa lahat. Tayo nga talaga mga Pilipino ay likas na maparaan. Mula noon hanggang ngayon, dala natin yung karakter na yan para malagpasan natin ang kahit anong haman ng buhay at para maitaguyod ang ating mga pamilya. Pero schoolmates, I would just like to remind you na importante pa rin na lagi tayong maging critical sa mga isyu ng lipunan, di ba? Para mas makisali tayo, mas makialam tayo, para makabuo tayo ng isang swak na solusyon sa mga iba't ibang problema ang kinakaharap natin araw-araw. Pero ako, naniniwala ako na kasama ang sipag, ang tiyaga, determinasyon at kaalaman ay makakamit natin ang ating mga pangarap. And guys, huwag kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapan dito lang sa Schoolmates!